Meron isang another great author. Ang kanyang pangalan, George Friedman. He also wrote a book. Ang pangalan ng libro, The Next 100 Years. And in this book, he projected what is going to happen to a lot of the major countries of the world. At mabuti, minensyon ng Pilipinas kasi kinukonsider na Pilipinas na major country. Ang sabi ng libro ni Mr. George Friedman, in the next 10, maybe 15 years, a lot of countries are going to run out of workers. Japan, United States, Canada, Australia, and Western Europe. And because they're going to run out of workers, sapagkat yung population nila ay tumatanda dahil nagkaroon sila ng zero population growth doon sa kanilang mga bansa. Ang gagawin nila, they'll have to import workers, talent, technological people from many countries like Mexico and, very prominently mentioned, the Philippines. Kaya napakaganda ng futuro para sa inyo. Dalawa ang opportunities na naghihintay sa inyo ngayon. And both of these opportunities are growing at a very rapid rate. Number one, yung BPO dito sa Pilipinas. At number two, yung OFW sector natin. Pagdating sa OFW sector, hindi na ito yung traditional ng mga domestic helpers. Hindi na. Because now it is being transformed already to the skilled people. Skills that are being offered by this institution and that are going to be offered by the PUP, Paranaque Campus, mentioned by the good mayor. So, magiging competitive tayo kasi ang hinahanap nila, mga skilled workers who are going to man the industries na kinukulang sila ng mga tao. And today, our OFW sector is growing at a very rapid rate, even without those countries asking for more people from countries in the Philippines. Isipin nyo, a year ago, ang total revenue or inward remittance ng OFW, 18 billion. Yung latest remittance nila, umabot na ng $21 billion. Remitted by about 8.7 million Filipinos working abroad and growing. Ang pinapadala natin na mga tao, kung makakaalis lang sila, saka, kasi minsan walang eroplano na masasakyan sila, 3,000 Filipinos every year, every day ang umaalis ng OFW sa ibang bansa. So yan ang isang opportunity para sa inyo. But the second opportunity awaiting you, napakaganda ng courses na kinukuha nyo, ay yung BPO sector, yung tinatawag na business process outsourcing sector, that is growing at the rate of about 25, even 30%. Alam nyo, nung una kong tinignan itong BPO sector, about 2-3 years ago, ang total inward, ang total revenue ng BPO sector was only about $5-6 billion in one year, with an employment level of about 300,000. Today, itong sector na ito, who are employing a lot of IT people, mga software people, call center people, yung mga medical transition people, and people whose expertise are the kind of expertise being offered by the school. Ngayon, umaabot na ng halos 1 million yung mga employees nitong sector na ito, and right now it is being projected by both the BCICT as well as by the DOL that is going to reach a level of about $10-11 billion per year yung revenue. At nag-grow ng 20-25%. Mr. Mayor, I think I'd like to congratulate you because you have prepared this group so that they can be part of this high-growth sector, the OFW sector, and the more appealing of the two, the BPO sector. Yan po ang naghihintay sa inyo, kaya ako'y natutuwa na napakaganda ng futuro na nag-aabang sa inyo sapagkat napakaganda ng kurso na inyong kinuha dito sa Paranaque City College of Science and Technology. Pero wag kayo magpahinga, marami pang ibang mga offers, mga posibleng mga pwede makuha ninyo. Pwede pa kayong kumuha ng additional courses, halimbawa from TESDA. Meron mga scholarships na available dyan. And if there's any way,
If there's any way that Congressman Goles can help you, sapagkat meron akong mga TESDA scholarships, please feel free to contact me in my office. Alam ko naman na lahat kayo, karamihan sa inyo, dumaan sa mga eskwelahan dito sa First District, sa mga Second District, na kahit paano ay meron na contribute si Congressman Goles by way of school buildings. Kaya huwag ko kayo mag-hesitate na lumapit sa akin. Muli, kinukongratulate ko kayo, kinukongratulate ko ang inyong faculty, I congratulate the Board of Regents, I congratulate your parents, and I congratulate you graduates. Maraming salamat, congratulations sa inyo. Thank you so much, Congressman.